Good morning. Maglilinis ako ng kusina, sahig. Ayan, na-spray ko na eh. Na-spray ko na, oh, hindi ko lang napakita. Kukuskusin ko naman. Ayan, simula naman ang araw ni Manay. Magtatrabaho na naman tayo. Bago ko i-set up yung video, bali, na-spray ko na siya. Lahat ng sahig para ka ako mababad yung ano, yung pangtanggal niya ng stain. Kasi, pang all around yun eh, sa mga stain, pwede siya sa sofa, pwede siya sa lababo, pwede siya sa tiles. Ayan, kaya inano ko na, in-spray ko na siya, tapos binabad ko muna siya ng mga 5 minutes, saka ako sinet up yung video. Pero nung mga una naglilinis ako yan, ginagawa ko, binabasa ako yan, tapos binabuhusan ko ng Sunrox, sabon, ganyan. Kaya lang ang hirap kasi pagkatapos, pagka inaapakan mo, bumabakat yung ano, yung paa mo. Kasi yung Sunrox hindi agad natatanggal. Kaya ang dami-dami kong ginagawang pagmamap at saka pagano ng tubig. Eh kaya lang ayaw din ang amo ko na binabasa ang ano, yung kusina niya kasi nga masisira agad yung tiles, aangat daw. Kaya ganyan na lang, punas-punas na lang. Tapos meron siyang binili na pang spray na pang all around siya sa mga stain. Kaya mamaya yung mga bangko na yan, i-sprayan ko din yan para matanggal yung mga mancha-mancha. Ayun, tiyagain nyo na lang yung aking recorder na ano, na pagchichika-chika, pagmamarites-marites sa inyo. Kasi hindi ko pwede siyang i-video na actual kasi alam nyo napakatagal, as in matagal. Ayan, yung paglilinis ko dyan sa kusina, halos inabot ako dyan ng 3 oras, hindi lang halata. Kasi nga, nakapass forward siya. O, diba? Kaya pag kayo manonood, huwag nyo naman i-pass forward. Panoorin nyo para naman marinig nyo din yung mga bawat detalye ng aking pagmamarites. Kasi sayang din naman yung ating laway dito. Diba? O, ayan na nga. O, tinatanggal-tanggal ko na yung mga bangkuan at dilinisin ko yung ilalim ng lamesa. Actually, yung lamesa na yun, hindi naman masyadong ginagamit yan. Diyan nga ako naiinis eh. Diyan na lang sana sila kumakain. Kapag halimbawa, pumupunta dito yung anak para makikain ng tanghalian. Doon pa talaga sila kakain sa sala. At doon pa ako maglalagay ng smat, ng plastic, ng panlatag. At doon sila kakain sa may carpet. Pwede naman sila kumain dyan sa kusina. Tapos ang lapit-lapit ko pa. Ang kusina ko nasa labas. Siyempre, galing pa doon yung pagkain. Ang gusto pa nila talaga maglalatag pa ako, dai. Sa may carpet. Ang sarap-sarap kumain sa lamesa. Ayun ko ba, bakit sanay sila kumain sa may carpet. Paramdam ko, hindi akong bubusog ng ganun. Hirap-hirap kumain. Sabagay, yun ang nakasanayan talaga ng mga taga Middle East. Hindi lang dito sa Oman. At saka, nakakainis. Yung solo-solo ka na nga lang. Luto, linis ka muna sa umaga. Tapos, diretso luto ka ng lunch. Tapos, maglalunch sila. Ipaghahain mo pa sila doon sa sala ng pagkain nila. Tapos, ikaw pa maglilipit. Tapos, uhugasan mo pa yun. Diba? Pwedeng-pwede sila. Minsan, dalawa lang talaga sila kumakain. Doon pa talaga sila. Papaserve sa may sala. Eh, pwedeng-pwede naman sila dyan sa may lamesa. Kasi meron din naman TV dyan. Pwede naman sila manood. Ang paparamdam ko, tamad-tamad sila magsitayo. Pero pagka sa mga salayasa naman, Diyos ko, parang mga ibon. Ayaw. Ang sarap na iligaw eh. Para hindi muna sila umuwi. Nakakainis. Hindi rin nila naiisip na mag-isa lang ako. Akin lahat. Mariyosa. Diyos ko po, talaga napakahirap kinain ng 20 mil dito sa abroad. O, ayan na nga. O, nakikita nyo, nililinis ko yan. Yung mga bangko na yan. Ang di naman sila, nakakadumi halos niyan. Ayan, nakakadumi niyan. Si Basbusi. Yung pusa namin. Ayun ang, laging nandyan. Katambay siya dyan sa bangko. Ano yan. Tsaka nasisira na nga halos yung mga gilid-gilid niyan. Hindi lang masyadong kita. Alam nyo bang, kinakalmot-kalmot niya yan. Kinakagat-kagat niya yan. Eh,
nasisira na lang dahil sa pusa, hindi sa dahil sa pag-uupo nila, pagkain nila dyan sa lamesa. Kasi birang-bira silang kumain dyan. Siguro pag nandyan lang yung amo namin lalaki yan, kakain sila dyan, papakitang gira, sasasabihin pa. Anong ginagawa ng lamesa? May lamesa naman, ba't kakain pa sa sala? Tawag dito, kaya nga binili yan lamesa na yan para kainan. Diyos ko po, pagka wala naman yung amo namin lalaki, talagang hindi sila kumakain dyan, di ba? Ang gagaling. Ang gagaling mag-drama. Kaya bahala na sila. Diyos ko, yun ang gusto nila, kaligayahan nila. Kaya lang sayang yung mga bangko na to. Kasi kinakalmot-kalmot lang yan ng pusa. Puro mga butas-butas na yung mga gilid-gilid niyan. Ganda-ganda pa naman. At kulay white siya. Ayan. Nililinis ko ang gudumi dyan, si pusa. Ayan. Kaya kuskus. Kuskus ng kuskus lang. Ayan. Yung yan. Ni-spray ko din dyan. Yung pinang spray ko sa floor kanina. Kasi pang stain removal talaga siya. Kaya naka-gloves din ako. Disposable gloves ang gamit ko kahit magtrabaho, kahit magluto. Yan, pare-pareho lang yan. Pinatapon naman pagkatapos gamitin. Kasi yung kamay ko na matatapang mga sabon dito. Delikado yung kamay ko kahit na naka-gloves na ako. Hindi na iiwasan. Siyempre, pag umuwas ng plato, hindi naman nag-gloves. Ayun, nagkakaroon pa rin talaga siya ng mga butlig. Pero buti na lang at meron ako nahiyangan ng gamot para sa kamay ko. Kaya magkaroon man yan, mga paggabi, pinapahiram ko, kinabukasan, wala na, ganyan. Kaya okay na rin. Ayan, sige, map na naman ako, diba? Ulit-ulit lang yung magmapag. General cleaning talaga, ganyan yung ginagawa ko. Pang-apat na map. Kailangan kuskus na kuskus. Kasi may i-spray ako eh. Ganyan, hindi lang isang beses. Para malinis na malinis. Ganito, kapag ka magra-Ramadan, talagang maraming linisin. At ayan na nga rin ang isang naging dahilan kung bakit yung aking 66 kilo ay nag-down siya ng 55 kilo. Wala yung video. Putol na. Ayan, ibalik ko yung mga bangko. Ayan. Diba? Ayan na naman yung pampadumi, oh. Lagi na lang nakasingit yan, eh. Nakakainis, eh. Ayan, oh. Tago ka pa, naiya ka pa. Ayan, ito may mataw. Pampadumi. Pampadumi ng bahay. Mga hayop. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Ito po, dami, oh. Oh, diba? Mahirap. Araw-araw, hindi pwede hindi mo lilinisin. Pag may mga hayop, mahirap. Mahirap. Pero mas okay na rin yung ganyan, yung mga animals. Kasi pag nalinis mo sila, nalagyan mo sila ng pagkain, titingnan-tingnan mo na lang. Tapos, pinabukasan na ulit. Hindi katulad kapag may bata, talaga naman siguro, kailangan mo bantayan, kailangan mo pakinin, tatawagin ka, papaliguan mo, lahat na. Napakahirap na may bata. Kaysa lang sa ganyan may animals. Ang kalaban ko lang naman din talaga yung mga balahibo nila. Kasi allergy talaga yung ilong ko sa mga balahibo at saka sa mga matatapang na amoy. Diyan talaga. Medyo sinisipagan ko ng pagtatrabaho at nakita niyo naman may nakabantay ng bisor. Dahil pa bisor to yung naglilinis ako, nakabantay lagi yan sa akin. Nakala mo naman alam niya na kapag walang ginagawa baka mamaya makapagsalita at makapagsumbong pa sa amo ko na ako'y walang ginagawa. Aba, kitang-kita naman niya, araw-araw akong naglilinis at kumikilos nito ay baka mahambalos at ihagis ko yun sa kabilang bakon. Kaya nga yan, todo kuskus ako talaga at nakabantay siya. Baka mamaya bigla nga makapagsalita at makapagsumbong pa sa amo ko na ako'y walang ginagawa. Okay lang yan. Bawi ka na lang pag uwi mo. Masaya naman pagka uwi ka. Meron kang mga anak na uuwian. O di mag-enjoy na lang. Diba? Ayan. Nabilang nyo ba kung ilang map ang ginawa ko? Hindi ko na mabilang. Ganun ako mag-map matagal. Paulit-ulit. Kasi para malinis na malinis. Pag general lang naman, pero pag tayong regular day lang, isa or dalawa,
Usually, dalawa. 200. Kasi pag isa, parang daw may portable. Kaya dalawa. Zoo kasi ito yung zoo. Tignan nyo naman si Basbusi, parang sumasama pa na po niya. Diba? Hi, Basbusi! Hi! Hi, Basbusi ko! Hello. Hello. Hi, Basbusi! Hello. Hi! Hi! Ayun. Ayun ang aking pagmama. Mamaya ulit. Bye!